Meron na po ba tayong mga mechanism para hindi na maulit-ulit itong gayto mga late registration ng mga banyaga naging automatic Filipino citizen na Ma'am Emily? Okay po. Para po sa national ID po natin, we are capturing kasi may mga identity documents sila na sinasubmit. And ang isa po dito ay ang birth certificate. Okay. But essentially, we verify po the authenticity of the birth certificate that's submitted to the national ID doon po sa aming civil registration service. Ngayon po, kung ang ginamit naman nila ay ibang identity document like the driver's license or kaya naman UMID ID, again po, iti-check lang din po namin yung authenticity nitong mga dokumento na to at mare-register po sila sa national ID. Pero po, we undergo the duplication process ng kanilang biometric data. So, sa registration po ng national ID, kina-capture po natin ang fingerprint, ang face photo nila at pati yung iris scan. So, ito pong mga biometric information po na kina-capture natin, bago po sila ma-issuehan ng kanilang national ID number, it undergoes the duplication process. So, kapag nakita po na merong sa record ng national ID ay may kapareho siya, nafa-flag po namin yon. So, yung identity theft na sinasabi natin, na nababawasan po natin, napapaliit po natin through the national ID system. Ngayon po, para po sa gamit naman po ng national ID, for example, for the application, passport application, ini-encourage po talaga namin yung mga ahensya na may mga ganitong services na mag-integrate sa national ID system para po magamit nila yung biometric authentication or yung national ID authentication services to ensure na itong tao to, siya yung kiniklaim niya